Magandang araw mga kaibigan, narito na naman po kayo sa aking bagong video upang i-review sa inyo ang bagong Yamaha NMAX 2022 model na nasa Pilipinas na. Alamin natin ang advantage at disadvantage nito mula sa dati nitong modelo. Kaya kung ikaw ay nagpaplano pa lamang kumuha ng isang motorsiklong maaasahan mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay, huwag mong skip ang video na ito dahil iisa-isahin natin ang disadvantage at advantage nitong bagong NMAX na 2022 model. Kaya kung bago ka pa lamang po sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para ma-update kita sa aking mga video na gagawin ko pa. At syempre, hihintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa sasakyan. Huwag kang mahiya kaibigang mag-comment dahil sasagutin ko po yan. Alright, simulan na natin to! Ang Yamaha NMAX ay isang scooter na ginawa ng Yamaha mula noong 2015. Ito ay opisyal na inilunsad noong Pebrero 2015 sa Central International Circuit sa West Java, Indonesia. Ang production base ng scooter ay nasa Indonesia ang original at na-export sa iba't ibang bansa bilang global scooter model ng Yamaha. At hinango ang design at figures nito sa kapatid nito na si Yamaha T-Max. Maigpit nilang sinundan ang estilo ng katawan ng T-Max at inilagay ito sa mas maliit na chassis. Kaya kung mapapansin natin ay halos magkamukha lang ang dalawa. At simula noong makilala ito bilang Yamaha NMAX sa buong Asia, ay ito na rin ang naging pangunahing scooter sa syudad. Dahil na rin sa mga specs nito na talaga namang dekalidad at subok na. At ang Yamaha NMAX din ang isa sa dahilan kung bakit dito sa Pilipinas ay namayagpag ang Yamaha Brand Motorcycle Company. At simula nga noon ay makailang beses nang nagpalit ng itsura at version nito. At ngayong 2022 ay naglabas na naman ng panibagong versyong Yamaha NMAX na mas in-upgrade at pinataas pa ang dati na nitong specs and features. At unahin na nga natin ang engine specs nito na isang liquid-cooled 4-stroke single overhead camshaft na may 155 cubic capacity na displacement. At naka single cylinder pa rin pero naka 4-valve fuel injected engine na may CVT at VVA na. Para sa mga hindi nakakalam kung ano ang CVT at VVA, unahin ko muna ang CVT. Ang CVT, ang meaning niya ay continuously variable transmission, ay hindi na gumagamit ng mga gears tulad ng isang typical na transmission. Sa halip ay gumagamit ito ng dalawang pulley na konektado lang ng belt. Ang VVA naman o yung variable valve actuation ay inayos ng sistema na ito ang paggamit ng gasolina sa isang tiyak na revolution per minute na pinapalakas ang torque sa mabagal na takbo at mas minibigyang puwersa ang pinakamabilis nitong takbo. Kaya salamat sa Blue Core Technology na kasanggana ng Yamaha pagdating sa engine. At meron pang naidagdag na safety features itong Yamaha NMAX na 2022, ang traction control system. Sa mga hindi nakakalam, ang traction control ay tumutulong na panatilihin ang traction sa pagitan ng mga gulong at kalsada sa madulas o mapanganib na mga kondisyon. Sa pamamagitan nitong traction control system ay hindi basta-bastang madudulas o masesemplang ang motorsiklong ito kahit medyo alanganin ang iyong pagliko. At ito pa guys, meron na itong stop and start system o yung tinatawag nating idling stop. Sa mga hindi nakakalam, ang idling stop ay otomatikong pinapatay ng system na ito ang makina kapag huminto o naka-idle ang makina sa naka-stop na traffic light upang mabawasan ang nasasayang na gasolina na nakatutulong sa mahusay na pagtitipid sa fuel consumption nito. At meron na rin itong smart key system at anti-theft alarm. Sa smart key system na ito ay masisense ng motorsiklo ang rider na may hawak ng susi at dun lang masiswitch ang knob nang hindi kailangang ilagay o itusok ang mismong susi nito sa kanyang ignition. At may kasama ring switch ng anti-theft alarm sa kanyang key system na pupwede mong iswitch kapag na-park mo sa alanganing lugar ang motorsiklong ito. Nabigla itong tutunog ng malakas kapag nasagi o tinangkang galawin ng kahit na sino man.
Hindi mo na kailangan magpa-install nito aftermarket dahil meron na itong built-in na anti-theft alarm. Pero exclusive lang po yan sa naka-ABS version. At para naman sa ating brake system ay may pagbabago rin, dahil ang front and rear nito ay pareho ng naka-disc na may kasamang ABS sensor. Dagdag pang kaligtasan sa motorsiklong ito. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ABS sensor o anti-lock braking system, ito ay tumutulong upang hindi mabigla o hindi ka tumalsik kapag bigla mong napreno ang motorsiklo sa mabilis na takbo nito. At ang bagong NMAX na ito ay gumagamit ng 6 na bulb sa LED headlight na disenyo nito. 4 na ilaw sa itaas na nakahilera para sa low beam at 2 naman ang ilaw sa ibaba para sa high beam. At ang disenyo naman ng taillight sa likuran ay nagpapakita ng NMAX series na DNA na may natatanging 3-dimensional na disenyo. At nilagyan din ito ng multifunctional full digital speedometer para sa mas malaki at madaling basahin na mga instrumentong LCD or mga function ito na lumalabas lang sa ating speedometer. At may kasamang bar type fuel gauge speedometer, data ng ekonomiya ng orasan at gasolina. At lumalabas rin dito ang notification ng Y-Connect kapag na-pair mo na ito sa apps gamit ang cellphone mo. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Y-Connect, ang Y-Connect ay ang pinakabagong innovation ng Yamaha na nag-uugnay sa tao at makina ng digital. Gamit ang application na ibibigay sa iyo ng dealer na pagbibilhan mo nito, ay ililink or i-connect ang iyong cellphone sa mismong system ng motorsiklo para malagyan ito ng komunikasyon at control sa CCU. Gamit ang app na nasa cellphone mo, ay makikita mo ang impormasyon na nasa loob ng system ng motorsiklong ito. At dahil dito, maaari mo na ngayong subaybayan ang iyong pagkonsumo ng gasolina at pag-aralan ang mahalagang data na nirerekomenda upang mapanatili ang kagandahan ng makina ng motorsiklo. At syempre, gamit ang app na ito na Y-Connect, ay mas mabilis mo nang matitrace kung ano man ang magiging sira o malfunction ng system at engine nito. At dito malalaman mo rin ang iyong last parking position. At gamit nga ang app na ito, kung halimbawa man ay makakarnap ito or makuha ng iba, mas mabilis mong matitrace dahil meron itong kasamang GPS. So talagang upgraded to, guys. Dahil meron na rin itong kasamang handlebar switch control sa kanyang lever at electric power socket na matatagpuan sa isang console box sa kaliwa. At sa tulong ng electric power socket ay hindi ka na mangangamba sa iyong gadget kung ikaw man ay maglo-long drive. Dahil gamit lang ang USB port ay pwede mo nang i-charge ang gadget mo na nakasaksak sa power socket nito. At habang tumatakbo ang motor ay mas na-charge ng maigi ang inyong gadget. At kung ang dating NMAX at ibang motor ay nagpapalagay pa nito, sa bagong NMAX na year model 2022 ay meron ng hazard. Ang mga kumikislap na indicator na ilaw na ito ay nilagay para sa mga sakay nito upang bigyan ng babala ang iba pang mga motorista sa mga alanganing sitwasyon. At yung storage o yung compartment nito sa ilalim ng upuan ay mas pinalaki pa dahil kayang-kaya nang ipasok ang full face na helmet na may 23.3 liters na kapasidad, na may kumpletong set ng basic tools na kasama. At syempre, yung fuel lid nito at tangke na lagayan ng gasolina ay nandun pa rin sa dati nitong pwesto, na may 7.1 liters capacity na pwede mong ilagay dito na gasolina. At ang fuel consumption naman po nito ay 46 kilometer per 1 liter. At sa iba pang specs nitong NMAX na 2022 model ay same na same nung sa dati, katulad na lang ng starting system na naka-electrical starter, ang lubrication system na naka-wet sump, at kapag ikaw ay mag-change oil, ang kailangan mo lang na litro ng langis ay 1 liter. Sa fuel supply system naman ay fuel injection na may clutch type na dry centrifugal shoe, transmission type B-belt automatic, frame chassis type ay backbone, at ang suspension naman natin sa front ay telescopic fork, at sa rear suspension naman ay unit swing arm. Size ng gulong natin, same na same ng size nung sa dati nitong modelo. Sa front tire size ay 110x70 at naka-tubeless. Ang sa rear size naman ay 130x70 at naka-tubeless rin. At sa front and rear na brake natin ay parehong naka-hydraulic single disc brake.
Pero itong Yamaha NMAX natin na 2022 model ay may dalawang variant din. Yung pinaka high-end type natin ay naka ABS na nagkakalaga ng 144,500. At sa low-end type naman natin na walang ABS ay 119,900 lang. At para naman sa ating dimension and capacity, ang seat height nito ay 765mm habang ang wheelbase ay 1,340mm. Ang minimum ground clearance naman po nito ay 125mm. At sa kanyang curb weight naman po, na may kasama ng oil at full tank ang fuel, kapag naka ABS nasa 131kg. At para naman sa low end type natin na hindi naka ABS ay napakagaan dahil may 129kg lang. At sa iba pang specs and features ng ating Yamaha NMAX 2022 model na gusto nyo pang malaman, pwede nyong i-comment below para masagutan ko rin ang mga gusto nyo pang malaman. Alright, hanggang dito na lamang po ang ating video. Nagpapasalamat po ako sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilit ng aking mga video na ginagawa. Thank you! At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin channel, baka naman kaibigan, pwede mong maklik ang subscribe button, pati na ang notification bell para ma-notify kita sa mga video na gagawin ko pa. At don't forget to click like kapag nagustuhan mo ang video nito. At syempre, mag-comment ka na rin kaibigan kung ano yung mga saloobin at opinion mo sa video na ito upang makakuha rin ako ng idea mula sa'yo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. At kung gusto mo namang makakuha ng idea mula sa specs ng sasakyan at ng motorsiklo, marami po tayo nyan dito sa akin channel. Paklik na lang po para makita nyo yung mga binidyo kong ibang motorsiklo at mga sasakyan. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!